na bilanggo sa kasong illegal recruitment noong taong 1989 at nakatakda na raw sanang lumaya ngayong buwan si Francisco Don Paco Santos, edad 76. Pero kahit nakapagsilbi na ng sintensya, mukhang ang kanyang paglaya ay mapupurnada dahil lingid sa kalaman ng inmate, may apat pa raw siyang pending case sa Manila Regional Trial Court. Kaya dumulog si Santos sa Department of Justice upang imbestigahan kung bakit bigla umanong may mga sumulpot na kaso laban sa kanya. Sa kanyang liham, sinabi niyang sa kanyang pagkakaalam, dinismiss na ng korte ang 2 counts ng estafa at illegal recruitment na isinampa sa kanya noong 1996. Ang kaso niyang frustrated homicide, isinampa naman noong 1995, panahon na siya'y nakakulong na sa Nubilibid Prison. Hiniling niya sa DOJ na imbestigahan ang umano'y tanim kaso modus na ito ng Inmates Documents Processing Division ng Bucor. Sumulat din siya kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at hiningi ni Panelo kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na imbestigahan ang umano'y tanim kaso modus kung saan pinalalabas daw na meron pang kaso ang isang inmate kahit na ito ay dismissed na. Pero ayon sa Bucor Inmates Documents Processing Division, may certification ng husgado pagpapatunay anila na hindi gawa-gawa ang mga pending cases na ito. Paninira na lang din sa amin at baka nagtatagal na rin sila rito. Gusto naman namin silang tulungan. Gusto naman, ang ano naman ng Bureau ay makalaya sila. Hindi rin daw totoo na ito'y pinagkakapirahan. Mas mabilis nga raw ngayon ang proseso ng pagpapalaya sa mga bilanggo sa ilalim ng decongestion program. Sadyang ang problema lang, hindi raw nila basta matutukan ang kaso ng bawat bilanggo dahil kulang sila ng tauhan. Ratio namin is 1:1,000. Kaya yun nga, konting siguro maunawa. Hindi namin pwedeng gawin yun. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Secretary Aguirre tungkol sa magiging hakbang ng DOJ sa reklamong ito. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.